guys, I am back with another video. But today, I am going to talk about a non-beauty related na topic. Matagal ko nang gusto na gumawa ng isang video about breastfeeding. Kaso, hindi ko lang alam kung paano ko sisimulan. Gumawa ng video na ganito kasi na-inspire din ako dun sa napanood ko na video kanina on Facebook about parang worst thing na maranasan mo kung nagbe-breastfeed ka. Isa siyang foreigner. Nakarelate ako dun sa mga sinabi niya. Ganun-ganun yung mga na-experience ko at na-experience ko ngayon na nagbe-breastfeed ako sa aking 18 months old na baby. Pasensya na kayo guys sa paiba-ibang angle kasi hawak ko yung cellphone ko kasi yung anak ko gising. Ayan yung ulo niya. Hindi ako pwedeng maghanap ng isang steady na pwesto para makapag-film kasi baka mahulog siya sa kama. Ang gusto ko lang din mag-apologize din sa mga nanonood ng videos ko kung pagminsan paiba-iba yung background ko, kung pangit yung ilaw ko, kung pagminsan may weird na shadow kasi natural na ilaw lang ginagamit. Ibig sabihin yung araw lang yung ginagamit ko. So, kapag tumakip yung araw sa... pag tumakip yung ulap sa araw, mawawala ang lahat-lahat ng liwanag sa mukha ko at magkakamera ng weird na shadow. May maingay sa tabi ko. May maingay. Si Alanis yun. Ayun. So, without further ado, let's get into the topic. Maglilik ang boobs mo. Gustuhin mo man o hindi, may lalabas at lalabas na gatas dyan. Makikita mo na lang pagising mo sa umaga, merong puti sa damit mo o kaya may puti dun sa tinigaan mo kasi nag-leak na yung gatas galing sa magugutom ka ng bonggang-bongga. Kung mahina kang kumain dati, ngayon triple ang kakainin mo. Madalas kong na-experience yung kahit nakahiga ako, bigla na lang, as in, bigla na lang akong manghihina, magugutom, na parang pipigit ko na yung mata ko, mawawala na ako ng malay. Mahihirapan ka na magpadede sa public places kung yung mismong kasama mo ay masyadong conscious. Siya mismo ayaw niya. Okay sa kanila na mag-breastfeed ka, pero hindi kung saan. So, mag-aaway kayo kasi gutom na gutom na yung anak mo, pero yung kasama mo ayaw na magpadede ka kung saan. Ma-e-experience mong magpadede sa CR. Kung magko-commute ka, tapos kasama mo ang anak mo, tapos biglang hihingi ng dodoy ang anak mo, maiinis ka doon sa mga tao na kita naman nila na pinipilit mong itago yung pagpapa-breastfeed mo, pero sila pilit din nilang tinitingnan ka. Yung mga taong pinipilit kang mag-switch, mag-formula. Yung mga taong magtatanong, may gatas ka pa? Kasi rin mga tao na magsasabi na kulang ang gatas mo. Hello? Napupo ang anak ko. Nawiwi ang anak ko. So, ma-experience mo kapag may sakit ang anak mo, may magsasabi sa'yo na hindi sapat ang nutrients ng iyong gatas. So, mag-formula ka na. And that's it guys for this video. I'm a breastfeeding mom at masaya ako doon. Yung mga gantong eksena, tinatawanan ko lang at gusto ko lang i-share na hindi dapat ang mga ito makaka-apekto sa pagbibigay mo ng golden milk kay baby. Thank you for watching and I'll see you guys on my next one. Bye! Breastfeed ako. Konti-konti lang makikita niya na pero syempre hindi kayo papakita.